Hello, ako si G. Geronimo. At ako si Iya Gozum at ito ang The Green Report. Lumabas kami ng studio para dalhin kayo dito sa Negros Occidental, kilala bilang Sugar Bowl of the Philippines at sikat dahil sa Bacolo Chicken Inasal. Pero may isa pang may pagmamalaki ang Negros Occidental, ang kilo-kilometrong mga mangrove o bakawan na pumaprotekta sa mga bayang malapit sa dagat tulad ng San Enrique kung nasan tayo ngayon. Gaano kahalaga ang mga mangrove para sa mga komunidad tulad nito at anong pwede nating gawin para alagaan ang mga mangrove forest sa ating bansa? Yan ang aalamin natin. Kaya tara, samahan niyo kami. Ito ang bayan ng San Enrique. Matatagpuan 48 kilometro timog kanluran ng Bacolod City, Negros Occidental. Hindi man kasing sikat ng Bacolod, kilala naman ang San Enrique dahil kabilang ito sa Negros Occidental Coastal Wetlands Conservation Area o NOCWACA. Noong 2016, itinalaga ang NOCWACA na pampitong Ramsar Site o Wetland of International Importance sa Pilipinas at pang-apat na network site ng bansa sa East Asian-Australasian Flyway, isang major flyway ng mga migratory bird. Pinarangalan ng Negros Occidental Coastal Wetlands Area Management Alliance ang namamahala ng NOCWACA sa 2021 Galing Pook Awards. Matatagpuan sa NOCWACA ang mahigit kumulang 80 species ng waterbirds at mga nanganganib na species tulad ng Irrawaddy dolphins, hawksbill turtle, green sea turtle, olive ridley turtle at ang endemic na Philippine duck. So, itong pinanggalingan natin dito sa likod natin, yung reforested side. Pero itong nasa on our right side, yung natural growth forest. So, ibig sabihin, naturally, pumubuo itong mga mangroves na nakikita natin sa ating left side. And then to our left, ito daw yung site ng mga migratory bird species every September to December. Pero it's a migration. Oo, pag nag-migrate yung mga birds. Pero yung bird watching season dito sa Negros Occidental is during December to May. Yun yung time na pinakamarami yung mga ibo na pwede magpapakot. For those who like bird watching, best times here at Negros Sakop ng local conservation area ng San Enrique ang mahigit 224 na hektarya ng mudflats, 25 hektarya ng fishery reserve, at mahigit 169 na hektarya ng mangrove forest. Nakasalalay sa mga bantay-dagat na tulad ni Wilfred Galanto ang mahalagang tungkulin para protektahan ang mga likas na yamang ito na taglay ng San Enrique. Ilan po yung bantay-dagat na nagbabantay ngayon? Nasa 10 po kami. Malisyam yung membro ko, pang 10 sa akin. Mm. Pero hindi po ba yun mahirap? Kasi ang laki ho ng area ninyo. Hindi naman po kasi para sa amin ng mga bantay-dagat, sanay naman po kami na ganito talaga trabaho namin. Mm. Sa inyo po, para personally, bakit po mahalaga po sa inyo ang mangrove? Siyempre, para na rin sa mga kinabukasan ng mga magiging anak namin. Para hindi masira yung ng mga katulad dito sa tabi ng dagat. Ang isang sektor na pinaka nakikinabang sa mga mangrove, ang mga mangingisda ng San Enrique. Tuwing may bagyo, tigil palaot sila. Para kay Rafi Matinon, isang mangingisda na lumaki sa San Enrique, tuwing may kalamidad, nagbibigay proteksyon ng mga mangrove hindi lamang sa kanila, kundi pati sa mga bangka nila. Minsan po kasi, katulad na ngayon, kung malalaking alon, tapos yung mga bangka namin, pinapasok namin doon sa likod ng mangrove para hindi masyado alon. Kaya malaking tulong talaga yung mangroves. Every year po, minsan pag bumagyo, may nasisira talaga na mangrove. Pero every year, nagtatanim din kami ng mangrove para sige-sige yung tuloy-tuloy yung paglaganap ng maliliit na mangrove. Hindi lang pangingisda ang kinalakihan ni Rafi, kundi pati ang pagtatanim ng mga mangrove. Nung nasa Paralan kami, may tree planting kami. Tapos, ini-invite kami ng LGU namin, na yung eskwilahan namin na magtanim dun sa pilit ng dagat ng mangrove.
para makatulong daw sa ano sa komunidad namin. So nung bata pa kami syempre, wala pa kaming ano no, pero nasanay na kami na magtanim. Ano yung nararamdaman nyo pag nakikita nyo na yung mga, baka yung mga tinanim nyo noon, yun na yung mga nakikita nyo mangrove mo? Opo, masaya. Yung kami nagtanim, tapos nakita namin lumaki, kaya maraming tulong talaga sa. Dapat positive, patulad na tinatanim namin na mangrove, minsan sasabihin ng iba na hindi tutubo yan. Pero kami, sinasabi namin, tutubo yan. Tingnan nyo, makikita nyo, lalaki yan. Pangangalaga sa mga mangrove forest ang hangaring nagbubuklod sa mga residente ng San Enrique. Dito sa coastal barangay ng Tibsok, nakabase ang Women's Association na pinangungunahan ni Rosa Aura Jereza. Isa lang ang kanilang organisasyon sa maraming mga samahan at sektor na aktibo sa mangrove rehabilitation. Ma'am Au, baka pwede niyo sa amin i-share kung ano ho yung ginagawa ng inyong asosasyon ng kababaihan. Meron kaming ano dito, yung gumagawa ng dried fish, may involved din sa talaba, meron ding yung sa amin, yung local na ano, yung tinatawag na asinan, yung parang nagmamanufacture ng mga asin. Dito sa Tibsok, San Enrique, very engaged po yung community no, pagdating sa mangrove rehabilitation. Paano po kayo na i-involve sa mga ganitong proyekto related sa mangrove rehabilitation? Dito po sa Tibsok kasi, nung kagawad pa po ako, meron na po kaming ano dito, yung association, nang kumbaga kilala na yung barangay Tibsok as nag-sell kami ng mangrove, nag-mangrove planting. Usually, involved talaga yung sa women's at saka yung sa barangay sa mangrove planting at saka sa, ang tawag dito, yung sa reselling ng ano, para may income naman yung mga tao dito. So mga ano na po, mga bale, ilang taon na po kayong involved, yung association ninyo sa mangrove rehabilitation program? Ever since po nung inorganize na po ang women's. Actually, okay. Kahit nung wala pa po yung women's, active naman po ang taga-barangay Tibsok na involved sa mangrove planting. Mm-hmm. Sa tingin nyo, nabibigyan po kayo ng sapat na proteksyon ng mangroves pag may... Ay, syempre po na. Opo. Makikita naman po. Kasi dati po yung lupa dito, parang ano na eh, hanggang ang tubig hanggang dito na siya. Opo. Umaabot yan minsan sa bahay nila. Uh-huh. Pero sa ngayon, dahil sa tulong ng mangrove, ayan, tumaas na yung lupa dito. Opo. Ayan. Dati kasi wala ng mga mangrove dyan eh. Ma'am, ilan na po ang miyembro nyo sa... Women's? Oo, association nyo. Ano na kami? More than 100. More than 100. Kasi meron namang ibang mga asosasyon ng ibang women's doon din naka-register. Mm-hmm. Talagang makikita ang pagkakaisa ng mga residente pagdating sa pangangalaga ng mga mangrove. Sa isang banda, hindi na rin ito nakakagulat dahil sila mismo ang nakakadama ng epekto nito sa kanilang kabuhayan at kaligtasan. Kasama namin ngayon si Ma'am Ellen Amen, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer ng San Enrique, para ipakita sa amin kung ano yung ginagawa ng munisipalidad dito para sa kanilang mangrove rehabilitation and conservation. Ma'am, so saan po tayo ngayon papunta? Papunta tayo ngayon sa mangrove area ng Barangay Tibsok, one of the coastal barangays of San Enrique. Mm-hmm. This is considered as a bird watching site also. Mm-hmm. They're doing the bird counting during summer. Mm-hmm. Dito and pero makita mo dito mas maraming mangrove trees dito kasi the rehabilitation project nagsisimula pa nung mga 1990s. Mm-hmm. So bali mahaba-haba na rin yung programa dito for the rehabilitation. So dito po sa barangay na ito yung pinakamayabong yung yes, mga... Yes, dito ang pinakamayabong at pinakamalapad na mangrove area ng San Enrique. So ma'am, ngayon papunta po tayo dun sa sinasabi yung bird
hide, di yes. ba? Ano nga po itong bird hide na ito? Bird hide is a structure saan naglalagay kami ng mga IEC materials for bird identification during the bird counting and bird ID. So kaya nga lang nasira siya ng bagyong Odette. So the local government unit has to find another source of fund para ma-rehab to and ma-extend yung boardwalk hanggang doon sa dulo para makita yung natural growth natin. Pero nung okay pa po siya, ano po yung ginagawa dito sa bird hide ng mga turista din po, no? Yes, the local tourists, luckily hindi pa namin sila sinisingil. It's for free for them to explore the area. And dito, we can do bird identification, especially during the bird counting na ginagawa during summer na siya. Because this area is also in East Asian Australasian flyway of the migratory birds. Right. So may months lang kung saan pinakamadami talaga yes, yung mga... Yes, yung bird counting natin usually start on the December up to May. Up to May. So yun yung best time. The best time na andun yung ating migratory birds. Ano po yung plans nyo to... Kailan daw yung maaayos itong bird? We have access the funding of the Provincial Environment Management Office to rehab this. And to, so pwede na. And to simulan extend the boardwalk hanggang dun sa dulo sa natural growth natin. Yeah, sana umabot dun sa start ng December yes, to May. Okay. So ma'am, ano po yung mga species ng mangrove dito sa inyo sa San Enrique? Ito yung tinatawag nilang bungalon locally. Ito, yung mga matataas doon. Tapos yun, ito yung pagatpat. Tapos, ito yung bakhaw. If you take a look, yung mga roots niya talaga is lumalabas siya. And usually, tumutubo siya on the muddy part of the shoreline natin. Pero si, yung matataas doon sa dulo, sa gitna, yun ang bungalon. Yun po locally. Ba ang most common? Yun ang most common at dominant dito sa whole San Enrique. May mahigit 24,000 residente ang Fort Las Municipality ng San Enrique. Marami sa kanila ay nakadepende sa dagat para sa kanilang kabuhayan. Nang bumisita kami, nadatnan namin ang ibang mga residente na abala sa paggawa ng pinakas na gusaw o dried fish. Maliban dito, pinagkakakitaan din nila ang paggawa ng asin, ginamos at iba pang mga produktong galing sa dagat. Dahil dito, lalong mahalaga ang mga mangrove para sa mga residente ng San Enrique, ayon kay Mayor Gilson Tobillara. I grew up near the shoreline. I know the situation there before. I know how our cuts before, and it dwindled as the years go pass by. So when we replanted it with a mangrove, their cuts increases, that the population increases also, but still they can survive. We have no other way to support them but fishing, farming, and other way of entrepreneur that they can do. They realize it, that putting up a good mangrove is helping them in their daily life, especially in their daily catch. I have observed that if we did not have that mangrove, we have more casualties. We have more houses destroyed. And many people will suffer more. For us, Ramsar site is a daily routine work for us. So it doesn't burden us. What we are doing every day is but our regular work. So it is only an additional recognition rather than we will work harder for that. You know, the problem when I first arrived here, some people are making up fish ponds. They want to cut the mangroves and develop it as fish ponds. So I have a hard time fighting with them. So in fact, we have to go to court if necessary.
But now they learn that I'm serious with my obligation. So most of them are following. Because it's a serious matter that you will not follow the law. And I told them cutting one mangrove is equivalent to several trees cutting in the mountain. But that's the law. Kaya naman, may mga lokal na batas ang San Enrique upang lalong maprotektahan at mapangalagaan ang mga wetland at mangrove sa mga barangay malapit sa dagat. Ayon sa Mangrove Matters PH, isang grupo ng mga student advocates, marami pang kailangan gawin. Dahil sa mga darating na taon, mas lalakas lang ang mga bagyong tatama sa mga komunidad tulad ng San Enrique. Mangroves are exposed to very dynamic environments, no? They are exposed to a lot of waves. They are in a very saline environment, which is salty water. Their soil is anoxic, which means there is very low oxygen that is inside the soil. And they are also exposed to risks and factors such as algae blooms and barnacle infestations. So it is very important that after planting, we take care of the mangroves and check up on them regularly to perhaps remove some infestations such as algae or barnacles that are there. Another aspect of mangrove ecosystems that makes them important, aside from being buffer zones for coastal communities and productive ecosystems for different animals, is also their capacity to store massive amounts of carbon that is in the atmosphere. Recent publications have called it blue carbon, which is carbon that is stored in coastal vegetative ecosystems such as seagrass and mangroves. And because of the climate crisis today, it has become more relevant than ever for these ecosystems to be protected. Sa pagtatapos ng dalawang araw namin dito sa San Enrique, iuuwi namin ang nakakahawang pag-asa at kumpiyansa ng mga residente rito. Pinatunayan nila na sa gitna ng kasalatan ng buhay, posible pa ring maging prioridad ang pangangalaga sa kalikasan, na kahit anong edad, kasarian o trabaho, lahat mayroong may aambag. Saksi ang mga taga San Enrique na mahalagang mga mangrove para mapanatili ang buhay at kabuhayan ng kanilang komunidad. Yes, kaya dapat lang na maprotektahan ito sa pamamagitan ng tamang practices para matiyak na maging sustainable ang mangrove rehabilitation program sa bansa. Dito na nagtatapos ang aming episode mula dito sa San Enrique, Negros Occidental. Abangan ang aming future episodes sa The Green Report sa Facebook and YouTube pages ng Raptor. Bye! Bye! Thank you!